Hi guys, welcome back sa aking YouTube channel. I'm Reggie Padulina. Sa video nito guys, pag-uusapan natin ang mga dapat tandaan at iwasan sa pagiging counter. Kasi meron sa ating nag-comment na sasagutin naman syempre natin yan dito sa aking video. At ang nagtanong ay ito, si Marjun Salcedo, ayan. Sabi niya, tips naman po sa mga baguhan sa counter po kuya. Ayan, ang pag-uusapan natin sa video nito. Kaya kung bago ka pa lang, ay maaari bang subscribe muna ako para like ang updated sa ating mga ilalabas na video. At kung interesado ka sa ganitong video ay, ayan, manood lang po kayo para makatulong ito. Lalo na sa mga gustong mag-apply bilang service crew at kung ikaw ay ma-assign sa counter, ito ang para sa iyo. So yun, huwag natin ito patagalin. Explain ko lang muna dito. Hindi po talaga ako counter kasi ako po ay assigned sa kitchen, stockman, at backup pantry. So ang ginawa ko lamang po ay nag-interview ako sa aking kasamang counter. Tinanong ko siya kung ano yung mga dapat iwasan, ano ang dapat tandaan sa pagiging counter sa aking kasama na ang station niya ay counter. Kaya ngayon, sinulat ko ito habang i-interview ko siya, tinanong ko siya kung ano mga dapat tandaan, dapat iwasan sa pagiging counter para naman ma-share ko sa inyo yung aking mga sinulat dito sa notebook, no? Kasi katulad niyan, nagre-request sa akin si Marjun Salcedo at ang iba pa nating mga viewers na kung paano nga ba ang dapat tandaan at iwasan sa pagiging counter. So kahit na hindi ko kabisado ang pagka-counter at hindi ko naman station yan, ay sinikap ko pa rin na maibahagi sa inyo sa pagitan ng pag-interview sa aking kasama. So yun, umpisa na natin. Number one na dapat mong iwasan at dapat mong tandaan sa pagiging counter is, una, bago ka mag-open ng post mo, dapat bilangin mo muna yung fund mo bago mo ipasok ang iyong pera sa kaha para iwas short. Ayan. Kapag po tayo mag-open ng post natin, yung pinipindot-pindot po doon sa kaha is dapat bilangin po natin yung pera, no? Bago natin yan ipasok sa kaha. Kasi baka mamaya yan, kulang yung fund, yung bilang pondo mo, matik yan. Short ka matik noon. Number two, pag nag-take ka ng order, make sure clear kay customer ang kanyang in-order para iwas void. Kasi madalas dito, nagkakamali. Ayan, tandaan nyo yan. Minsan, na-punch muna yung product, tapos si customer magpapalit ng order. Kaya para maiwasan ng void, tanungin si customer kung may additional order ba or may kulang pa sa itinake nyong order. Ayan, tandaan nyo yan mga counter. Number 3, iwasan din natin makipagtalo sa customer kahit na mali yung sinabi nila at pinapunch nila. Dahil kahit anong explain natin sa kanila, tayo pa rin yung mali. Ire-refunch na lang yung order ng walang mahabang pagtatalo. Ayan. Kasi ganyan yung madalas na nangyayari kapag nagpapunch si counter tapos mali yung na-punch. Siyempre, i-re-refund yan. Ulit, hindi mangyayari dyan, mabuboid. Ayan. So, yan yung tandaan nyo, mga counter. Number 4, bilangin mabuti ang sukli sa harap ng customer. Ayan, napaka-importante po yan. Dapat, bago tayo magbigay ng sukli sa customer, bilangin sa kanyang harap. Para baka mamaya yan, sabihin ni customer na kulang yung binigay na sukli, no? Number 5, dapat kung magpapaboid kayo, kailangan andyan si MOD. Ibig po sabihin ng MOD is manager on duty. Ayan. Dahil hindi po tayo acknowledge na mag-void nun. Tanging si MOD lang po ang gagawa nun. Mahigpit na ipinagbabawal ni MOD ang pag-void at mag-open ng kaha. Tandaan nyo yung counter. Bawal mag-void at mag-open ng kaha kung hindi naman kailangan buksan. At pag nakita ka nila na nag-void, i-re-report ka nila sa agency. So, napaka-critical po nito, no? Kaya dapat tandaan nyo yan, mga counter.
Number 6, bawal din po tayo mag-cashier reading. Ito yung sales mo only, MOD lang din po ang may karapatan na gumawa nito. So, tandaan yan no, sa number 6. So, number 9, ayan, ito na. Ay, number 7 pala, sorry. After ng duty mo, kailangan naman ng cashier breakdown. Ito yung kung paano ka gagawa ng sales breakdown. Isulat mo bawat isa kung magkano ang halaga at kung magkano ang total. And then, saka mo isulat ang serial ng bawat isa, like 1,500. Kailangan ni accounting ang serial number at firma mo para ma-confirm din niya kung kaninong sales breakdown ito at kung sino ang gumawa nito. Ayan. Number 8, huwag natin hayaan na naka-open ang ating mga kaha para maiwasan natin ang ma-short. Dahil hindi natin alam na nakukuhaan na pala tayo ng pera. So, yun ang mga dapat natin tandaan sa pagiging cashier. Ayan, sa mga cashier po, ayan, ingat po tayo, lalo na kapag pera po yung nahawakan natin dahil maraming nasisilaw dyan. Ayan, dapat nyo yung tandaan, guys. At sana may natutunan kayo sa video na to. At kung meron kayong tutunan, ay mag-subscribe naman kayo para like kayong updated sa ating ilalabas na video. Ayan, thank you for watching, guys. Bye-bye.